Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi He is more than enough for all of us. And it's for all eternity. So makikita natin ito, no? Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Sa New King James Version, basahin natin. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. Sa New International Version, basahin natin. And God is able to bless you abundantly, so that in all things and at all times, having all that you need, you will abound in every good. So si Almighty Father nagbe-bless sa atin abundantly. So that in all things, at all times, lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, nasa sa atin na yung mga kailangan natin. And you will abound in every good work. Nang sa ganon, mas madami tayong magagawa na kabutihan. So kaya tayo binibless the Almighty Father para makagawa tayo ng kabutihan, hindi kasamaan. So yung mga blessings ni Almighty Father, huwag natin gagamitin sa kasamaan. Puro sa kabutihan. Puro sa ikakataas ng pangalan ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father. Ano ba yung mga blessings? Blessings sa health. Blessings na may trabaho ka. Blessings na may income ka. Blessings na may family ka. Blessings na tanggap ka ng society. Blessings, material blessings. Hindi kulang ang binibigay ni Almighty Father. Sobra-sobra pa. No? More blessings nga eh. Abundantly. Ibig sabihin, sobra-sobra. Hindi lang natin nakikita dahil nga tayo ay marami pang mga hinahanap sa buhay na nasa harap na natin, hindi pa natin makita. Kasi nga, wala tayong kasiyahan sa buhay. Unsatisfied tayo. Pero kung nakatuon ang tingin natin kay Jesus tsaka kay Almighty Father, makikita natin yung blessings araw-araw, everyday. It's abundant na binibigay niya sa atin. Kaya huwag kayong magreklamo na wala kang pera. Wala kang pera, pero your health. You're in good health, no? Maganda yung ano mo, yung lab test mo, yung creatinine mo. Magaganda ang result. So that's blessings ni Almighty Father yun. Ibig sabihin, para makapagtrabaho ka ng mahusay, makakapag-perform ka ng duty as a member ng yung family or member ng society or member ng inyong organization or denomination. At gagamitin natin ang blessings for the glory of God. Alam naman natin na si Almighty Father nagbibigay siya ng blessings, no? Pero yung demon, nung tinempt niya si Jesus, anong sabi niya kay Jesus? Ibibigay niya ang lupain kay Jesus, lahat na nakikita ni Jesus, ibibigay niya kay Jesus, basta sambahin lang siya. Di ba yung sabi ng demon? So yung demon, nagbibigay din siya ng material blessings, material things sa mga tao. Para makalimutan ng tao si Almighty Father. Kaya baka sabihin niyo, bakit sumasamba ako sa dragon? Yumayaman ako. Sumasamba ako sa elepante? Yumayaman ako. Sumasamba ako sa isang malaking statue, yumayaman ako. Bakit? Hindi si Almighty Father nagbe-bless sa'yo. Iba ang nagbe-bless sa'yo. Iba ang nagbibigay sa'yo ng ng material things para makalimutan mo si Almighty Father. Para lalo kang maging bulag. Hindi mo makita si Almighty Father. Dahil ang katotohanan ay si Almighty Father.
mayaman ka nga dito sa mundo, pero yung soul mo naman, it will die in the lake of fire. But it will not really die, but you will suffer yung the pain, the agonizing pain na masusunog ka, pero hindi ka naman talaga mamamatay. Mafe-feel mo na susunog ikaw, na nag-melt yung balat mo or yung laman mo sa katawan mo. Pero pag tinignan mo, hindi naman nagme-melt. Pero araw-araw yon, for all eternity yon, mararamdaman mo yon. At nagsisigawan ang mga tao. Inhale. Lake of fire. Kaya ayaw ni Almighty Father ng iba ang sinasamba. Ang gusto ni Almighty Father, siya lang, dahil siya ang ating creator. At si ang demon or ang devil, inihihiwalay tayo kay Almighty Father. Nagpe-present siya ng ibang mga gods sa mga tao para yun ang sambahin ng mga tao. Tapos binibigyan niya ng magandang buhay para hindi lumapit kay Almighty Father. Hindi naman siguro hindi naman, alam naman siguro ninyo, 'di ba, na may mga tao na kahit sila ay mga hindi naniniwala kay Almighty Father, mayayaman sila. Bakit sila mayayaman? Kasi nagpapayaman sa kanila ay ang demon. Gusto niyo 'yon, magpapayaman sa inyo ang demon. Pero yung kayamanan ng demon na 'yon hanggang dito lang sa lupa. For all eternity, dadaling kayo niya sa impyerno. Kasi ang totoo, galit siya sa inyo. Galit siya sa atin, galit siya sa mga tao. So last time, no, binasa natin was Isaiah chapter 3. So, ang binabanggit ito ay yung last days. Hindi yung time ni Isaiah ito or nung time ng New Testament ito, kundi latter day or in the last days. Ito naka-address sa mga tao in the last days, hindi sa days ni Isaiah. Okay? So, para sa atin ito, ano nakalagay dito? Yung mga leaders ng mga bansa, walang alam or selfish, greedy, parang mga bata, nag-aaway-aaway, pagalingan, ganun mga bata, di ba? Ngayon, nakikita niyo ba ganun din yung mga leaders ng bansa? Ganun sila, no? Minsan parang comedy na lang, no? Ang nangyayari sa politics. Nagro-rule sa mga tao. Kanya-inyang, kanya-kanyang pagalingan, kanya-kanyang kurakot, kanya-kanyang hakot, kanya-kanyang kampihan. Ganun ang mga bata. Kampihan, kampi ako dito dahil mas mayaman to. O dito kanina kakakampi sa mas malakas. Ganun ang mga bata. At yung mga tao, pinaparade pa nila ang kanilang mga kasalanan. Yung kasalanan nila na gaya ng kasalanan ng sa Sodom. Na hanggang, nakita naman natin, di ba? Nakita natin over the internet, sa TV, kung nanonood pa kayo ng TV, ako hindi ako nanonood ng TV, nag-i-internet na lang ako. Available, no? Nakikita natin doon na yung mga tao, ipinagyayabang na nila yung kanilang kasalanan na yung gaya ng sa Sodom. Men having sexual relationship with men and women, having relationship or sexual relationship with women. At dinadagan pa nila ang tawag, no? Hindi lang women to women, men to men. Dinadagdagan pa nila, mas lalo pa nilang pinapakomplikado, mas lalo pang ginugulo,
ni Satanas ang mga tao. Kasi yun ay isang evil spirit. At nagkakaroon ng kahihiyan, nakahiya-hiya ang mga namumuno dahil hindi nila tinutulungan ang mga tao. Instead, sila ay nagiging pabigat pa at kahihiyan ang idinudulot. At yung mga tao galit sa mga anak ng Diyos, anak ni Almighty Father. Ang gagawin nila, gusto lang durugin ang mga children of the Almighty Father. Kung nakikita din ninyo sa internet na available din yun, makikita ninyo, gigil na gigil sila sa mga tao na naniniwala kay Almighty Father. Pero pag ibang ano no, denominate, ibang religion, hindi sila nagigigil, 'di ba? Tanggap nila. Gigil na gigil lang sila pag mga Christians or follower ni Christ na naniniwala sa Bible, doon sila gigil na gigil. Kasi sila ay nilulukuban ng evil spirit. Kaya ang mga tao ay mayayabang, prideful. Wala nang kahihiyan. Hindi na nahihiya. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga kayamanan sa mundo. Pinagmamalaki nila ang kanilang mga pinag-aralan. Yun lang ang kayang may pagmalaki ng tao. So, dito na tayo sa Isaiah chapter 4. In that day, 7 women shall take hold of one man, saying, "We will eat our own food and wear our own apparel. Only let us be called by your name to take away our reproach." Ano yung to take away our reproach? Para matanggal ang aming shamefulness. Para magkaroon kami ng emotional stability. Para maging tama kami sa paningin ng mga tao. 7 babae, kukuha sila ng isang lalaki, kahit payag sila, kahit isang lalaki lang, no? Pero lahat sila payag, no? Na isang lalaki ang aako, bibigyan sila ng pangalan. Kasi nga, kahihiyan ang nangyayari sa mga tao. Hindi sila stable emotionally, spiritually. Kaya kailangan nila ng isang lalaki na mas gagabay sa kanila. Hindi nila alam na si Jesus Christ is more than enough. Si Almighty Father more than enough. Hindi alam ng mga tao yon. Kaya nga 7 women, hindi lang to babae, no? Kundi pati mga lalaki. Gusto nila na may mag-lead sa kanila dahil hindi nila alam ang kanilang gagawin. Kahit na meron silang sariling pagkain or may sarili silang kayamanan, hindi nila alam ang kanilang gagawin kasi hindi nila alam kung ano ang left or right. Hindi nila alam kung saan ang daan patungo sa tamang landas. Kaya naghahanap sila ng magli-lead sa kanila at para rin matanggal ang kanilang kahihiyan. Hindi nila alam na si Almighty Father ang kailangan nila dahil ayaw nilang tanggapin.
In that day, the branch of the Lord shall be beautiful and glorious. Ano yung branch of the Lord? Binanggit na naman yung branch of the Lord. Sino yung branch of the Lord? Si Jesus Christ. In that day, the branch of the Lord shall be beautiful and glorious. And the fruit of the earth shall be excellent and appealing for those of Israel who have escaped. Si Jesus Christ, ang branch. So makikita ito sa Zechariah chapter 3. No? Ito nga na yung last chapter na book na binasa natin prior to Isaiah. Zechariah chapter 3 verse 8, Zechariah chapter 6 verse 12, John chapter 15 verse 5, Romans chapter 11 verse 16, Jeremiah chapter 23 verse 8, 1 to 8, Jeremiah chapter 33 verses 14 up to 16, the branch of the Lord. Di ba, sa Romans, Jesus is the vine and we are the branches. So, inihahalin tulad sa isang grapes, no? Vineyard. Nakikita niya naman yung grapes, di ba? May mga branches yon, may mga vine. Okay? So, nakikita niya yung mga fruits ng grapes. Nakakita na ba kayo ng puno ng grapes ng vineyard dito sa Pangasinan ba yon? Nakita ko merong mga vineyard doon. May vine doon, yung vine yun ang gumagapang, tapos yung mga branches yun yung mga namumunga, tapos yung branches na yon magkakaroon din yun ng iba pang mga vine, no? Kaya mahahaba yung vine, tapos yung mga branches nagkakabunga. Naiintindihan niyo ako? Tumingin kayo sa sa internet. Intungkol sa grapes, no? And the fruit of the earth shall be excellent and appealing. Sino yung fruit of the earth? Tayo yung fruit of the earth. Yung mga bunga natin, appealing. Ano yung fruits? O the Holy Spirit, love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, and self-control. Excellent and appealing. So ipapamuhay natin, no? For those of Israel who have escaped. Yung Israel, ano yung ibig sabihin ng Israel? People who, a man who had struggled with God. Na naka-escape. Sino yung nag-i-struggle with God? Nag-i-struggle tayo sa mga trials and temptations dito sa mundo, tribulations, and we conquered it or we won the battle against the trials and tribulations. Tayo yon. For those of Israel who have escaped, no? So, ito, hindi lang ito yung country ng Israel, kundi tayo. Dahil yung meaning mismo ng Israel, ano nga yung meaning? Eksakto. Struggle with God. So, nag-i-struggle. Hindi naman tayo talaga kay God nag-i-struggle, kundi yung mga trials na ina-allow ni Almighty Father for us to experience. Kasi ganun ang nangyayari kay Jacob. No, nakakita siya ng dream or vision na nakikipag-away siya, nakiki-struggle siya with God, kaya nga tinawag siyang Israel, kasi he struggled with God and he won. So tayo, nag-i-struggle tayo sa mundo na to at mananalo tayo sa mga struggles ng mundo na to with the help of God. Ngayon lang ba ninyo naintindihan ang ibig sabihin ng meaning ng Israel? Maganda yung meaning ng Israel. Kasi nung bata ako, hindi ko maintindihan. Bakit nakikipag-away si Jacob kay God? Yung kaaway ni Jacob, no? Si, hindi naman talaga si Almighty Father yun, kasi hindi po pwedeng mahawakan si Almighty Father. So, sino yun? Sino yung God na yun? Si Jesus yun.
nakita niya face to face, pero hindi niya, di ba si Almighty Father, hindi mo siya pwede makita face to face. Kahit sa vision, hindi pwede. So, sino yon na nakita ni Jacob, na naging, kaya siya naging Israel, na naging, nag-struggle siya in a vision or a dream, nung mag-isa siya. So, si Jesus yon, hindi lang ininalagay pa yung pangalan ni Jesus. So, nagwagi si Israel sa trials and tribulations or tests na ibinigay sa kanya. And it shall come to pass that he who is left in Zion and remains in Jerusalem will be called holy. Everyone who is recorded among the living in Jerusalem. At darating ang panahon na kung sino man ang matitira sa Zion at mananatili sa Jerusalem ay matatawag na holy. Yung Zion, city of the Lord yun, ano? At yung Jerusalem, city of peace. Sila ay tatawaging holy kasi nanatili sila sa city of peace. Sino ang leader ng city of peace? Si Jesus Christ, the Prince of Peace. Tatawagin tayong holy. Everyone who is recorded among the living in Jerusalem, kung sino ang buhay. Ibig sabihin, hindi lang buhay physically, kundi buhay spiritually speaking. Kasi may mga tao na kahit buhay sila, pero they are dead already in the inside because they don't want to believe in the Almighty Father. And they are bound to Hades. But for us as Christians, by believing in Jesus Christ as our Lord and Savior, we will be saved. We are still alive. Our spirit is alive. And we will remain in the heavenly abode, no? Yung spirit natin when we die, it will remain in Jesus. Sa heavenly kingdom, eternal salvation. Verse 4, when the Lord has washed away the filth of the daughters of Zion and purged the blood of Jerusalem from her midst by the spirit of judgment and by the spirit of burning. Si Almighty Father, lilinisin niya ang dumi of the daughters of Zion. Those daughters of Zion, hindi lang ito babae, kundi pati na rin lalaki ito. Kaya lang daughters of Zion. Kasi nga, nation. Pag nation, ang tawag ay daughter or mother. No? Kunento na natin yan. Mother Earth. Ano ba? Motherland. Ganon. Mother Nature. Puro babae, di ba? City of Queen of the South. Yung Cebu. Kasi babae, pag nation or lugar, laging ang tawag ay ang pronoun ay babae. Pronoun ba tawag doon? Ang noun, no? Noun ay pambabae. Daughter, mother, no? Kaya huwag magalit dyan yung iba na may ibang mga gender. Kaya ang daughters of Zion, mga tao to, babae at lalaki. Si Almighty Father ang maglilinis ng kasalanan ng mga tao. And purge the blood of Jerusalem from her midst. Ano yun? Purge, lilinisin ang dugo ng mga tao sa City of Peace, sa kanyang harapan. By the spirit of judgment, and by the spirit of burning. Yung fire, hindi siya masama. Yung ulitin ko na yung fire, naglilinis siya, nagpupurify siya. Kaya lang naging masama yung fire sa Hades and sa lake of fire, sa impyerno.
kasi nililinis niya yung mga tao sa impyerno, pero hindi malinis-linis. Kaya paulit-ulit na nililinis. Naiintindihan niyo ba? Halimbawa, washing machine, yung fire. Example lang yan. Kunyari, washing machine yung fire. Para malinis yung damit, i-wash mo na sa washing machine. Pag malinis ang damit, ihinto na yung washing machine. Ngayon, pag hindi pa malinis ang damit, dire-diretso pa rin ang ikot ng washing machine. Ay, madumi pa, sabi ng washing machine, dire-diretso pa. Ay, hindi pa malinis. O di habang buhay na, forever na, for all eternity na umiikot yung washing machine. Kasi nga, hindi malinis. Hindi na sobrang dumi. Ganon din ang ang fire. Nilinis ng nililinis yung mga tao in Hades and in the lake of fire, pero hindi na malinis, kaya paulit-ulit na lang ginagawa. As a result, nababurn sila, nafe-feel nila na nababurn sila, pero hindi talaga hindi nila nakikita na umaagos yung kanilang mga laman, kundi nararamdaman lang nila na mainit, na napapasok sila. Alam niyo naman siguro yung feeling ng napapasok. Kung napasok na kayo dati, no? Or nakahawa kayo ng apoy. Ganun yung feeling. Mas matindi pa nun. Hindi lang third degree burn ang feeling nun. So verse 5, then the Lord will create above every dwelling place of Mount Zion and above her assemblies a cloud and smoke by day. In the shining of flaming fire by night, for over all the glory there will be a covering. Iingatan ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Gaya nung times ni Moses, na pag umaga may cloud. At saka para hindi mainitan ang kanyang mga anak, may mga clouds. Maganda yung panahon. No? At sa gabi naman, merong fire na ibinibigay si Almighty Father na sumusunod naman sa kanyang mga tao. Yung time ni Moses. Kasi nga, para mainitan naman yung mga tao, hindi masyadong malamigan. Ganon din dito. And that shining of flaming fire by night, for over the glory there will be a covering. Kasi protektado tayo ni Almighty Father. He will protect us. This is His promise. And there will be a tabernacle for shade in the daytime from the heat. No? Tabernacle for shade. For a place of refuge and for a shelter from storm and rain. Meron. So, ito ay symbolically speaking or figuratively speaking. Protection of the Almighty Father. Because of His love for us. Dahil tayo ay nagtitiwala kay Jesus Christ, dahil ipinadala niya si Jesus Christ, the branch of the Lord. So alam naman natin, nakalagay, di ba, na tayo ang apple of the eye of our Father. Nakalagay, di ba, he who touches his people touches the apple of his eye. Tayo yung apple of the eye of our Father. Kahit gano'n tayo kasama. But when we trust in the Lord Jesus, magiging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. Magiging malinis tayo. Kasi si Jesus Christ, malinis siya. Kaya nga, ipinatala niya si Jesus Christ para mahawaan tayo ng glory ni Jesus Christ. Dahil sa kanyang dugo, hindi siya nagkasala. Nagkatawang tao siya for us. Not for the angels. Not for the animals. Not for anything but for the people, para sa atin, tayo, ng mga tao na makasalanan.
It's for us. Hindi para sa mga angels. So, nandito na tayo ngayon. Basahin natin sa chapter 5 of Isaiah. Now, let me sing to my well-beloved a song of my beloved regarding his vineyard. Sabi ni Isaiah, kanta, my beloved, kanta the Almighty Father regarding his vineyard, para sa kanyang mga tauhan, para sa kanyang inaalagaan na mundo. My well-beloved has a vineyard on a very fruitful hill. Sino yung may well-beloved? Has a vineyard. Sino yung may vineyard? Si Almighty Father, may vineyard siya. On a very fruitful hill. Ano yung fruitful hill? Itong mundo, fruitful hill. Ang daming mga blessings ng Almighty Father dito sa mundo. Animals, lahat ng kailangan natin. Fruits and vegetables. Lahat na, pati paggawa ng damit, ng bahay. Lahat ng kailangan natin. Binigay ni Almighty Father. On a very fruitful hill. Verse 2, he dug it up and cleared out its stones and planted it with a choicest vine. Hinukay niya, tinanggal niya yung mga bato. Nagtanim siya ng magaganda na mga vine. Primera klase na mga vine, choicest vine. He built a tower in its midst and also made a wine press in it. So he expected it to bring forth good grapes, but it brought forth wild grapes. Maganda yung itinanim ni Almighty Father. May wine press, may tower. Lahat kompleto ang ibinigay ni Almighty Father. Pati yung taniman. Excuse. Pati yung pananim, no? Pero ang ikinalabasan, wild grapes. Inaasahan ni Almighty Father, good grapes ang lalabas. Pero ang lumabas, wild grapes. Tayo, mga tao, mga kasalanan. Ang ganda ng bahay na binigay sa atin. Inexpect niya na magaganda rin tayo, na lalaki, na magbiging fruitful, na mag-multiply. Pero ang kinalabasan natin, nagrebelde tayo sa kanya, sa kasalanan, naging madumi tayo, wild grapes. And now, O inhabitants of Jerusalem and men of Judah, judge, please, between me and my vineyard. Kayo na mga nakatira sa Jerusalem at ang mga tao ng Judah, husgahan ninyo ako at ang aking vineyard. Sabi ni Almighty Father, tignan ninyo, what more could have been done to my vineyard? Ano pa ba ang dapat kong gawin sa aking mga pananim? Ano pa ba ang dapat kong gawin sa mundo na to? Na ginawa ko, na lahat na lang ibinigay ko, that I have not done in it. Ano pa ba ang ginawa ko na hindi ko pa nagagawa? Ibinigay ko na lahat. Why then, when I expected it to bring forth good grapes, did it bring forth wild grapes? Frustration, sadness of our Father. Ibinigay na niya ang lahat sa atin. Ano ba bang hindi niya ginawa? Lahat na niya, binigay niya. Si Jesus Christ, ibinigay niya. Lahat na ng blessings, ibinigay niya. Kung anong gusto natin, ibinigay niya.
ano ba bang hindi niya nagagawa? Dahil lahat ginawa na niya, bakit ine-expect niya na good grapes ang lalabas, na magiging maayos tayong tao dahil binibigyan niya sa atin ang lahat na ating mga pangangailangan. Tubig, yung araw, ihigaan natin sa gabi, trabaho, ano pa ba ang kailangan natin? Bakit ang lumabas pangit na grapes? Sabi ni Almighty Father, hindi ba tayo naawa sa tatay natin? Hindi ba tayo naawa sa tatay natin? Mga tao naawa sa kapwa-tao. Ayaw niyang masaktan yung kapwa-tao niyo kasi baka ma-offend yung kapwa-tao. Pero, si Almighty Father, binabaliwala natin, no? Anong klaseng tao tayo? Ha? Totoo ba tayong mabuting tao? Kasi bakit yung tatay natin binabaliwala natin? Ayaw nating masaktan, baka masaktan. Tanggapin natin ang kanyang gender, baka masaktan. Ano yan, wala tayong dapat na pinapanigan. Pero, yung sakit na idinudulot natin kay Almighty Father, hindi nyo nararamdaman. Hindi nyo naiintindihan. And now, please let me tell you what I will do to my vineyard. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano ang gagawin ko sa aking vineyard. I will take away its hedge and it shall be burned. Ngayon, pag sinasabing susunugin ni Almighty Father ang kanyang vineyard, natatakot kayo. Pag may parusa si Almighty Father, natatakot kayo. Sasabihin niya, hindi ba katarungan si Almighty Father? Ha? So sasabihin ninyo yung sa mga pinapadala ni Almighty Father, yung nakasulat dito, bakit ganun magsalita si Almighty Father, masakit. Pero hindi nyo na nararamdaman o naiisip yung ginawa nating kasalanan kay Almighty Father. Puros kabutihan ang binibigay niya sa atin, puro samaan ang loob binibigay natin sa kanya. Ayaw nating ma-offend yung kapwa-tao natin, pero ang sinasaktan natin si Almighty Father. Puro tayo mga sinungaling, puro tayo ipokrito. So sabihin niya, mapagmahal tayo sa kapwa natin, mapagmahal sa kapwa-tao. Kung tatay nga natin na nag-create sa atin, hindi natin minamahal eh. Kaya pa ba din yung mahalin ng kapwa-tao? Kung yung naggumawa nga sa atin, hindi natin minamahal. Ipokrito tayo. Yung nagsakripisyo nga ng buhay niya sa atin, si Jesus, hindi natin minamahal eh. I will take away its hedge and it shall be burned and break down its wall and it shall be trampled down. Sisirain ni Almighty Father ang mundo na to para wala tayong may pagmalaki. O, ngayon kayo magalit sa akin. Ngayon kayo magalit sa akin. Binabasa ko ang salita ni Almighty Father. Sabihin niyo, tinatakot ko kayo. Bakit ko kayo tatakotin? Si Almighty Father, hindi siya natatakot. Gagawin niya. Iba yung tinatakot sa gagawin. Hindi nananakot si Almighty Father sa gagawin niya ito. It's a warning for us.
I will take away its hedge, and it shall be burned, and break down its wall, and it shall be trampled down. Masisira ang mundo na to. Hindi ko salita ni Almighty Father. Bakit ako ang nakakaalam? Hindi lang ako nakakaalam nito. Alam din ng mga leaders ninyo. Hindi lang sa inyo sinasabi. Bakit hindi sa inyo sinasabi? Worthless shepherd. Kasi baka hindi na kayo na magbigay ng pera daw. Kahit ilang sasabihin sa inyo. Baka hindi raw kayo mabless. Kaya hindi niya sasabihin sa inyo. Baka raw kasi ma-offend kayo. Kaya hindi lang sasabihin sa inyo. Pare-pareho ang tao. Leader man, religious leader or religious organization. Pare-pareho. I will lay it waste. It shall not be pruned or dug, but there shall come up briars and thorns. Magkakaroon ng briars and thorns. I will also command the clouds that they rain no rain on it. Hindi huhukayin or hindi gugupitin. Ano ang gagawin? May tutubo na briars and thorns. Ano yung briars and thorns? Tribulations. Paghihirap sa mundo na to. Briars, mga dawag, mga thorns, makakasakit. Ano yung mga nakakasakit? Calamities. Ano yung mga iba-iba mga calamities? Alam na natin, typhoon, lindol, famine, death, war. Those are called briars, figuratively speaking, briars and thorns. Makakasakit sa mga tao, makakapatay sa mga tao. I will also command the clouds that they rain no rain on it. Ano ibig sabihin, they rain no rain? Anong ibig sabihin nun? Uulan ng hindi uulan. Pag sinasabing uulan, madami, di ba? Ito, madaming hindi uulan. Ibig sabihin, magiging barren ang land, hindi magiging fruitful, magkakaroon ng famine, hindi magiging fruitful ang mga tao. Yung economy, dwindling economy. Unstable financial issues. Ganun naman nangyayari ngayon, di ba? Unstable. Yung mga prices, unstable. Pati mga tao, unstable. For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. And the men of Judah are his pleasant plant. He looked for justice, but behold, oppression. For righteousness, but behold, a cry for help. Yung vineyard ni Almighty Father ay yung bahay ng Israel. Ano ba yung bahay na tinuturo? Yung vineyard, itong mundo, house of Israel, mundo ng mga tao kung saan nakatira. Ang men of Judah are his pleasant plant. Yung mga men of Judah, yun yung mga sumusunod sa kanya. Hindi ito yung literal na men of Judah, kundi ito yung kanyang, yung mga tao na sumusunod sa kagustuhan ni Almighty Father. He looked for justice, but behold oppression. Naghahanap si Almighty Father ng justice sa mga tao. Pero anong ginagawa ng mga tao? Puro oppression. Naglalamangan, swapangan, greediness, yun pa rin, paulit-ulit, greediness, jealousy, envy, strife. Hindi nyo nakikita, no?
kaya hindi niya nakikita yung jealousy and the strife kasi kasali kayo ron. Kasali kayo sa nakikilaro ng mundo na to. Kaya hindi niya nakikita na kailangan pala ng justice ng mga tao. Sa kontrata lang, no? Titingin kayo sa mga kontrata, kung ano mga kontrata ang pinapasok ninyo. May injustices na doon. Pag bumibili kayo ng item, substandard, that's injustices also. Substandard yung bibili nyo ng item. Binili nyo ng akala nyo maganda, business sales talk kayo. Pero pag nakuha ninyo, hindi pala ganun. Mali pala ang information na ibinigay sa inyo. That's injustices. Is isang example ng injustices in ng society. Kahit saang aspeto. Sa bangko lang, no? Magwi-withdraw ka, may charge. 15 pesos, magta-transfer ka ng pera, may charge. Injustice. Makatarungan ba yun? May charge? Doon ka na nga nagbabangko, magcha-charge pa. Pinagkakakitaan ng pera mo, nilalaro na sa stock market. Kumikita ng pera mo doon, ano? Kasi nakatago ang pera mo sa kanila. Ngayon, yung pera na nasa kanila, inalalaro yun sa stock market para tumubo. Ngayon, dahil nakatabi ang pera mo doon, pag ma-withdraw ka naman, mag-transfer ka ng pera, may charge. Doble-doble ang kita. Kaya hindi kayo tataka, matanda yung bangko. Patubo ng patubo ang mga bangko, padami ng padami. Padami ng padami ang insurance, ang financial institution, ang mga nagpapaloan. Hindi kayo nagtataka. Magandang negosyo yun. Yung mga sanlaan. Pag magsasanla ka, 1/3 agad ng pera doon. Tubo agad yun. Ganun ang mundo. Kaya palaki ng palaki ang gap. Nang mahirap sa mayaman, dati ay pantay-pantay lang ang tao. Dahil sa lamangan, greediness. Isang example ng greediness ng time ni Moses. Nagpapaulan si Almighty Father ng manna. Anong sabi ni Almighty Father? Huwag niyong ipunin ang manna. Bukas, magbibigay pa ako sa inyo ng mana. Ang ginawa ng tao, bukas baka wala ng mana, ipunin na natin to, baka magutom tayo. Ang ginawa ng tao, inipon ng inipon yung mana. Kinabukasan, inuod. Pinagalitan ng Almighty Father, di ba ang sabi ko, yung sakto lang ang kukunin ninyo for that day. Yun lang kakainin ninyo. Dun pa lang tinuturoan na tayo ni Almighty Father. Kung nasakto lang ang dapat na kukunin, huwag kang guha, huwag kang gahaman, huwag kang sakim. At pag may mga mahihirap, inaapi, no? Yung mga mayaman at yung mga mahihirap naman, nangaapi rin. Nang mas mahihirap pa sila sa kanila. Or nangaapi rin sila ng mga mayaman. Pantay-pantay lang. Paano lang aapi yung mga mahihirap sa mayaman? Anong ginagawa? Nagnanakaw. Nang e-scam.
Ganun din ang mayayaman, ang scam din sa mahirap. Pare-pareho lang. Kaya hindi matapos ang kasalanan sa mundo na to. For righteousness, but behold, I cry for help. Imbis na tama tayo sa paningin ni Almighty Father, ang nangyayari, puro tayo iyak. Hingi ng tulong kay Almighty Father dahil walang taong gumawa ng tama sa mundo na to. Dahil pati tayo gumagawa tayo ng mali. Verse 8, woe to those who join house to house. They add field to field, till there is no place where they may dwell alone in the midst of the land. Swapang, bahay, bahay, may bahay na dun, kukuha pa ng bahay dun, madami akong bahay na bibilin, ikaw lang mag-isa ang titira. They add field to field, lumawak na ang lupain. Hanggang wala nang mabiling lupa dahil ang may-ari na lang, isang tao na lang, monopolizing the land. Where they may dwell alone in the midst of the land. Nang sa ganun sila lang ang nakatira dun sa lupain, binili nila lahat ng lote para sila lang ang may-ari. Swapang. Ganid. Yung mga businesses ngayon, gano'n ano. May business ka na dating telecommunication company. Nag-venture out ka, magbabangko na tayo, mag-start na tayo ng bangko natin. After that, bibili tayo ng mga lupain, mag-ano naman tayo sa real estate. After that, ano naman tayo, bumili naman tayo ng lupa sa Mars. Swapang ang tao. So tingnan niyo, makakaligtas kayo kay Almighty Father. Pati na rin yung mga nag-enable sa mga tao na maging swapang. Unless lalapit tayo kay Jesus Christ to ask for forgiveness. Verse 9, in my hearing, the Lord of hosts said, truly many houses shall be desolate, great and beautiful ones without inhabitant. Madaming mga bahay ang magiging walang may-ari, walang nakatira. Malalaki, magaganda, pero walang nakatira. Isa lang ang may-ari kasi swapang. Ano nangyayari? Nabubulok. Nagkaaway-away magkakapatid, nagpapatayan, namatay na sa lupa. Pamilya nag-aaway sa kaswapangan. Bilang isang follower ni Christ, kung may mga ganun kayo na mga tao na encounter kayo, huwag kayong matatapot. Si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng justice. Kung may nanloloko sa atin o nang aalipusta o nanlalamang sa atin, pag follower tayo ni Christ, huwag tayong mag-aalala. Si Almighty Father ang magbibigay sa atin ng justice. Magtiwala tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Huwag tayong makisali. Kamay ni Almighty Father ang gagawa ng paraan ng lahat. Verse 10, for 10 acres of vineyard shall yield one bath, and the homer of seed shall yield one ephah. Woe to those who rise early in the morning that they may follow intoxicating drink, who continue until night, till wine inflames them. Na-stress na ang tao. Naglalasing na. Marami siyang ari-arian, pero hindi siya satisfied. Nakalagay dito, kawawa naman.
mataas siyang, maaga siyang gumising sa umaga. Pero, after nung trabaho niya, inom na siya ng alak hanggang sa gabi. Hanggang makatulog siya. Hindi na siya nagkaroon ng peace of mind. Mayaman ka nga, pero wala kang peace of mind. Kasi sobra-sobra ang ano mo, ang kayamanan mo. Wala ka ng satisfaction. Pati ang lupain mo, unfruitful. 10 acres of vineyard shall yield 1 bath. A homer of seed shall yield 1 epha. Hindi ka satisfied. Kulang pa rin. Meron kang void in your heart. Verse 12. The harp and strings, the tambourine and flute and wine are in their feasts, but they do not regard the work of the Lord, nor consider the operation of His hands. Nagpapakasaya ang mga tao. May harp, may mga musician, may mga singers, tambourine and flute, wine, ang daming pagkain. Celebration ang mga tao. Dahil mayaman. Pero, hindi nila pinapansin ang gawa ni Almighty Father. Pati na ang gawa ng kanyang mga kamay, hindi sila nagpapasalamat. Puro party lang ang ginagawa. Pagpapakalasing sa alak, tas party, kasiyahan, kayamanan. Therefore, may people have gone into captivity. Ngayon, ang nangyari sa mga anak ko, sa mga tao ko? Captive sila, naging preso ng kasalanan, preso ng kalungkutan, preso ng depression. Because they have no knowledge, hindi nila alam, wala silang alam. But their honorable men are famished and their multitude dried up with thirst. Yung mga tao nila ay gutom, pati na rin yung mga multitude. Uhaw. Kasi wala silang knowledge. Wala silang alam kay Almighty Father. Hindi niya kilala sila Almighty Father. Kaya yung mga tao, gutom. Hindi satisfied. Pati na rin ang mga iba pang mga kasakasama nila. Hindi satisfied. Kahit nagpa-party, after ng party, parang wala lang, parang kulang pa rin, parang hindi ako masaya. Hindi din nakikilala si Almighty Father. Dahil sila ay captives na or preso na. Sila na ang gumawa ng sarili nilang kulungan. Verse 14. Therefore, Sheol has enlarged itself. What is Sheol? Where is Sheol? S-H-E-O-L. Sheol has enlarged itself. The abode of the dead. Lumaki ang bahay ng mga patay. Or underworld. Ano ba yung underworld? Sa ilalim. Mundo sa ilalim. Ano ba yung mundo sa ilalim? Impyerno. Sheol. Hades. And after that, the lake of fire. Lumaki. Di ba kayo natatakot? Lumaki ang impyerno. And open its mouth beyond measure. Lumaki ang impyerno, tanggap lahat ng mga tao na greedy, selfish. Their glory and their multitude and their pomp, and he who is jubilant shall descend into it. Yung mayayabang, huh? Mayayabang, glory, yung their glory, yung mga
prideful, kasama na yung greediness, envy, strife, arrogance, haughtiness, and their pomp, P-O-M-P, yung kanilang kasiyahan. Yung kasiyahan nila, yung mga seremonya nila, or yung pagpapaka-parade nila, or yung ritual nila, or yung dinidisplay nila, yung kanilang kayamanan, pinagyayabang nila. And he is jubilant. Ano yung jubilant? Yung nagsiselebrate, yung feeling na successful, shall descend into it. Dun mapupunta sa Sheol or sa abode of the dead, sa impyerno. Mga greedy people. Si Almighty Father nagsabi nito, tinatakot ko ba kayo? Magbabasa kasi tayo ng Bible. Para hindi tayo magugulat, ha? Nagugulat kasi kayo, no? Sinasabi natin Christian tayo, pero hindi natin alam ang salita ng Diyos. Anong klaseng tao tayo? Hipokrito tayo. Kung hindi mo alam na nagagalit si Almighty Father sa kasalanan, hipokrito ka. Hindi mo alam eh. Tapos sasabi mong Kristiyano ka. Mapupunta sa impyerno, mga mayayabang, arrogant, haughty. Yung mga akala nila na matalino sila, pero hindi naman. Yung akala nilang alam na nila lahat ng parte ng buhay sa mundo, alam na nila na pagdaanan, hindi naman. Mapupunta sa impyerno. Sino lang ang nakakaalam na lahat? Si Almighty Father. Kaya magpapakumbaba tayo kay Almighty Father. Hindi ko alam to. Si Almighty Father lang ang nakakaalam nito. At nalalaman ko ito, naiintindihan ko ito. Bakit ko naiintindihan? Sa sarili ko? Hindi. Hindi ko naiintindihan dahil sa sarili ko. Naiintindihan ko ito dahil kay Almighty Father. Tsaka kay Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit. Ina-acknowledge ko yung tatay ko. Ang aking Savior, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. For teaching me these things. To share it to you. Para malaman din ninyo. People shall be brought down, ibababa ni Almighty Father ang mga mayabang. Each man shall be humbled. Ia-humble ni Almighty Father mga egoistic, prideful people. Nang gusto ng mga laging accolades, rewards, feeling entitled, feeling mabait, maganda, lahat na feeling. Hindi lang feeling ko din yung totoong mayaman naman, pero hindi ang kayamanan ng mundo na ito ang importante. Ang kayamanan kay Almighty Father, yung tunay na importante, inheritance natin, si Almighty Father at si Jesus Christ. Ibabagsak lahat ni Almighty Father, ibababa niya lahat ng mga mayayabang. And the eyes of the lofty shall be humbled. Ano yung eyes of the lofty? Yung mata, mapagmataas na mata. Yung yung tumingin ka ganun tapos itinas ang kilay. Yan, eyes of the lofty. Nang mamata ka ng tao. Ibababa ni Almighty Father. Mayaman ka. Tapos, nang-aalipusta ka ng tao, sasabihin mo sa tao, mga palamunin, mga patay gutom. Kunyari, tutulong ka sa tao. Pero hindi naman totoo na tumutulong ka, kundi para sa'yo lang. Dahil para mataas ang tingin sa'yo ng tao. Uy, mataas ang tingin sa akin ng tao. Kasi nakapagpagawa ako ng gatong mga bagay. Nakapagpagawa ako ng simbahan. Madami akong naibigay na sa simbahan. Marami akong na-donate. Tapos ipagyayabang mo sa mga tao. Hindi gusto ni Almighty Father yan. Akala mo, ibababa ka ni Almighty Father.
hindi natutuwa si Almighty Father sa iyo. Dahil yung kalakasan mo kayo nagaling kay Almighty Father, lahat ng binibigay mo kay Almighty Father galing, ano na ibibigay mo? Wala ka na ibigay. Wala tayong may ibibigay. Kahit kaluluwa natin, di at nang tayo may ari. Kaya wala tayong may pagmamalaki. Verse 16, but the Lord of hosts shall be exalted in judgment. Sino maitataas in judgment day? Si Jesus Christ and si Almighty Father. Sila lang ang dapat na itaas. Wala nang iba. Ilang mga tao makasalanan, madumi. At God who is holy shall be hallowed in righteousness. Si Almighty Father, dahil siya ay holy, siya ay pupurihin natin dahil sa kanyang kabaitan, dahil sa kanyang kapatawaran na ginawad sa atin. Sa pagbibigay niya sa atin kay Jesus para ma-save tayo. Hindi tayo ang makakapag-save sa sarili natin. Hindi yung naibigay mo makakapag-save sa'yo. Wala kang magagawa para ma-save ka. Just by trusting Jesus and the Almighty Father, dun tayo ma-save. Verse 17. Then the lambs shall feed in their pasture and in the waste places of the fat ones. Strangers shall eat. Yung mga lambs, kakain sila sa lugar kung saan sila dapat kumain. At in the waste places, doon sa mga bagay na pangit na lugar, of the fat ones, o sa mga matataba, kaya napapait na ako. Kasi karamihan ng aminin natin, karamihan ng matataba, swapang yan sa pagkain, ano. Uy, okay na itong pagkain na ito, ba't nangihingi ka? Swapang. Imbis na mamigay ka, sinumapang mo, ina na baka tuloy, ha? At pag mataba, adik sa pagkain yon. Naintindihan niyo ba yon? Pag mataba, adik sa pagkain. San kakain? Sa waste places kakain. Ang mga fat ones. Strangers shall eat sa waste places. Pero yung mga lambs, sa tamang lugar sila kakain. Sa kansang lugar tama sila kakain. Kay Almighty Father sila kakain. They shall feed in the pasture. Ngayon, yung mga matataba naman, ibig sabihin unhealthy, spiritually speaking, saan sila kakain? Sa waste places. Kasi swapang sila. Kaya sila nanaba. Ayaw mamigay. Nanaba yung wallet nila. Nanaba yung bangko nila. Saan sila ngayon kakain? Sa waste places. Saan ba ang waste place? Sa Sheol, Hades, abode of the dead. Verse 18. So, may mga payat no, na swapang din, ha? So, hindi lang matataba yung swap. May mga payat, no? Ha? Verse 18, woe to those who draw iniquity with cords of vanity and sin as if with a cart of rope. Ano yung sabihin nito? Woe to those who draw iniquity with cords of vanity. Sobra ang pride mo. Or ina-admire mo masyado ang sarili mo sa achievement mo. Nagkakaroon katuloy ng kasalanan dahil magaling ako. Ako ang pinakamagaling. Ma-achieve ako. Ako ang highest seller ng company namin eh. Lagi ako napopromote eh. Magaling ako. Akong gumagawa ng system sa kumpanya namin. Excessive pride yon. Or ina-admire mo yung sarili mo dahil sa iyong achievement. Hindi tama yun sa paningin ni Almighty Father. Kaya wag natin i-admire ang sarili natin, yung pinag-aralan mo. Yung isa kang PhD. Ano bang mas mataas sa PhD?
doctorate na yung PhD, may PhD ako eh, ang galing ko, di ba? Hindi, hindi ka magaling. Kay Almighty Father, baliwala yun. Pasensya ka na, baliwala yung pinag-aralan mo kay Almighty Father. Hindi si Almighty Father natutuwa sa mga ganong bagay. Mas natutuwa si Almighty Father kung lalapit tayo sa Kanya, kahit hindi tayo nakapag-aral ng madami. Kung magpapa, kung baba tayo sa Kanya, doon natutuwa si Almighty Father. Hindi sa achievements, hindi sa kayamanan. Ang pagpapakumbaba kay Almighty Father, kay Jesus Christ, ang pagsunod sa Kanila, yun, doon natutuwa si Almighty Father. Ang pagmamahal sa tatay natin, doon natutuwa si Almighty Father. Ang pagmamahal sa kapwa, doon natutuwa si Almighty Father. Yung hindi ka selfish, doon natutuwa si Almighty Father. And a sin as if with a cart rope. Yung kasalanan mo, nakatali sa'yo. That say, let him make speed and hasten his work, that we may see it. And let the counsel of the Holy One of Israel draw near and come, that we may know it. Kaya nga, sabi ito, ipag-pray natin, nadalian na, dumating na siya, para magkaalaman na, malaman ng mga tao. Let him make speed and hasten his work. Bilisan na yung pagdating niya, yung kanyang pagtrabaho, para makita na natin. And let the counsel of the Holy One of Israel draw near and come. Dumating na si Jesus Christ. Ipag-pray natin na dumating na siya. Ipag-pray ba ninyo? Baka ayaw pa ninyo dumating. Ayaw ba ninyo? Gusto ko na dumating si Jesus Christ. Para malaman na natin. Para matapos na yung paghihirap natin dito sa mundo. Hindi pa ba kayo nahihirapan? Nagugustuhan ba ninyo yung mundo na to? Pag nagugustuhan ninyo yung mundo na to, ibig sabihin, gusto niyo dito sa mundo na to. Mag-stay ka na lang kayo dito sa mundo na to. Pag nag-stay kayo sa mundo na to, pag minahal niyo ang mundo na to, shoot kayo sa Sheol, sa Hades, kaya wag natin mamahalin ang mundo na to. Kaya tayo nagiging swapang, eh, dahil minamahal natin ang mundo na to, kaya natin forever tayong nandito sa mundo na to. Hindi. Dating ang oras, dating si Jesus, nagkakaalaman. Sa verse 20, woe to those who are wise in their own eyes. Dito pa, sorry, sa verse 20 pala, sorry. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Ano ibig sabihin to? Pinagpapalit. Who call evil good and good evil. Example. Ay, ano yan? Masama yan. Huwag niyong sasabihin, tanggapin natin yung ganyang gender. Bakit hindi niyo tinatanggap? Masama yan. Hindi niyo minamahal yung tao kasi hindi niyo tinatanggap yung gender niya. Yun ang calling evil good and good evil. Ay, ano kayo? Homophobic kayo. Homophobic. Kasi hindi niyo tinatanggap eh. Calling good evil and evil good. Put darkness for light and light for darkness. Bitter for sweet, sweet for bitter. Binabaliktad. Ay, judgmental kayo. Judgmental kayo. Ngayon, pag sinabing judgmental, bakit ka ganyan? Ipapakita mo ngayon ang Bible. Ay, judgmental ba ang mga Christian? Sasabihin naman ng ibang tao, di ba? Put darkness for light and light for darkness. We are not being judgmental. We are just sharing to you or teaching you or letting you know what's in the Bible. Because
it's our responsibility as Christians. Baka sabihin nyo, hindi, wag ko nang mag-responsibility. Hayaan natin si Jesus Christ. Paano mo malalaman darating ang pagkakataon, mapupunta na sa impyerno yung kaluluwa ng tao? Yun ang gusto nating iwasan. Hindi nyo naiintindihan na pagmamahal yun. Pagmamahal nyo na sinasabi sa inyo ang totoo. Ma-offend man kayo ngayon. In the long run, maintindihan niyo kaysa masaktan pa kayo. Sa ngayon, nasasaktan ang feelings niyo. In the long run, maliliwanagan kayo kaysa naman masaktan kayo yung for all eternity in Hades, in the lake of fire. People don't understand that. Just because they are blinded by the sins of this world, blinded by Satan, blinded by the worthless shepherd. Ang daming geto ngayon. Ay, bakit hindi mo susundin yung kontrata? Nasa kontrata yan. Masama yung ginagawa mo. Tapos ikaw pa kayo na madedemanda. Calling good evil and evil good. Tinanggalan ka ng karapatan. Ay, ba't ka umaapela? Masama yan. Swapang ka. Sasabihin sa'yo, swapang ka. Kasi, pero may rights ka naman, di ba? Pero sasabihin ka sa'yo, swapang ka. Calling good evil and evil good. Put bitter for sweet and sweet for bitter. Nakakalungkot. Yung may kontrata ka, may papeles ka, tapos bigyan mo na ng karapatan yung mga bata. Bigyan mo ng karapatan ng mga bata. Paano yung karapatan mo? Mas tama yung karapatan mo. No? Kasi meron kang kasulatan, tapos yung isa walang kasulatan, tapos mas mababa pa sa'yo. Calling evil for good, good for evil. Ngayon, ano ang gagawin bilang isang Kristiyano? Anong gagawin ng pagkanon? Give it to God. Give it to the Almighty Father. Don't be depressed. Don't be sad. Give it to the Almighty Father. And He will give you justice. Trust Jesus. In the long run, you will get justice. Because you trust God. You trust Jesus. You don't have to do anything. Give it to Jesus. Verse 21. Woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Kaawa-awa. Yung mga tao, nasa tingin nila sa sarili nila, matarino na sila. Kaawa-awa. Yung mga tao, na tingin nila sa sarili nila, ay malinis sila. Prudent. Ay, wala akong kasalanan. Malinis akong tao. Wala akong bahid kasalanan, malinis akong tao. May mga ganun tao. Wala akong kasalanan, malinis akong tao. Diretso ako maglakad na tao. Wala akong tinatapakan tao. Wala akong sinasaktan tao. Maayos akong tao. Matalino akong tao. Kaya ko yan. Hindi natin dapat sinasabi na magaling tayo sa paningin natin at maayos tayo or malinis tayo sa paningin natin dahil wala sa atin ang maayos at matalino.
wala sa atin. Na kanina, na kay Almighty Father, si Jesus lang, si Almighty Father lang, sila lang ang wise, sila lang ang malinis. Tayo hindi, marami tayong kasalanan. Pag sinabi natin sa sarili natin na tayo ay wise, na tayo ay magaling, matalino, malinis, nagsisinungaling tayo. Kasalanan na yun. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo makasalanan. Kaya lang tayo natututo na mag-share sa ibang tao ng tungkol sa kasalanan. Kasi natuto na tayo, tanggap natin na makasalanan tayo at ayaw natin ng yung ibang tao ma-experience nila yung pain na naranasan natin na nagkasala tayo. Kaya tayo ngayon nag-share sa ibang mga tao para maiwasan nila. Para hindi sila mapunta sa impyerno. Kaya tayo nag-share sa mga tao. Dahil natuto tayo. Natuto tayo sa ating mga pagkakamali dahil nagkamali tayo dati. Gusto na natin maging tama dahil magiging tama tayo pag nasa sa atin si Jesus. At mangyayari yun, nagpapakumbaba tayo sa tatay natin tsaka kay Jesus. Kaya walang malinis sa atin. Huwag tayo magmalinis. Hindi ako nagmamalinis sa inyo, makasalanan ako. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Tinanggap niya ako. Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ dahil nilinis niya ako. Nagpapasalamat ako. Pasalamat ako at tinuturuan niya ako magbasa ng Bible. Verse 22. Woe to men mighty at drinking wine. Woe to men valiant for mixing intoxicating drink. Nakakaawa naman yung mga lalaki, yung mga tao na magagaling uminom ng alak. Nagpapakalasing-lasing sa alak, nagpapakalasing-lasing sa kayamanan, nagpapakalasing sa mundo na to. Woe to men valiant for mixing intoxicating drink. Matatapang. Iba-ibang klase ang iniinom. Ito ay hindi lang yung iniinom, ano? Matatapang tumikim ng kung ano-ano mang mga bagay sa mundo na to na nakakalasing. Kayamanan, nakakalasing yan. Yung power, nakakalasing yan. Maliban pa sa mga alak, sa mga bisyo, nakakalasing lahat yun. Nakaka-addict. Kaawa-awa. Who justify the wicked for a bribe? Pinagtatanggol pa ang wicked dahil sa nagbigay ng soul haul. Kahit wicked, ipagtatanggol mo kasi nagbigay ng soul haul. Hindi, mabait siyang tao. Tinulungan niya ako eh. Hindi yan rapist. Mabait yan. Kilala ko yan. I vouch for that guy. Maayos sa tao yan. Rapist. Kasi nga, may nakatulong sa'yo. It's like, kahit nakatulong sa'yo, form of bribe na rin yun. Pero hindi mo maiaalis na siya ay nang rape, if ever nang rape, no? Or hindi mo maiaalis na siya ay nakapatay, if ever na nakapatay. Kahit na tinulungan ka, kilala ko yan sa sabi, maayos sa tao. And take away justice from the righteous man. Kaya tanggal ng hustisya yung taong tama
sa paningin ni Almighty Father. Maraming na i-donate sa atin yan. Mabait na babae yan. Hindi yan naninira ng kapwa-tao. Mabait na babae yan. Maayos yan. Ang daming donate niya, no? Pinakaing tao, ang dami. Mabait yan. Pero hindi natin may iwaalis sa katotohanan na nakasira siya ng buhay ng tao. Kahit gano'n pa kadami ang tinulungan niya, yung katotohanan nandun eh, nakasira ng buhay ng tao. Naintindihan ba ninyo? Example, mga politicians, no? Naku, ang bait ng politician na yan, no? Nung nangangailangan kami, natulungan kami yan eh. Pero rapist or nang nanakaw, nag-corrupt. Kaya ka natulungan, hindi naman galing sa bulsa niya yung tulong na yun eh. Galing yun sa bulsa ng government. Ha? Hindi sa bulsa ng... Hindi niya naman sa bulsa galing yun eh. Bulsa ng government galing yun ay tinulong niya sa'yo, ha? Nagbola ka, naloko ka. Wicked na tao. Pero pag tinulungan ka, yung bait, philanthropist. Pero ang daming napatay na tao, milyon-milyon. Paano ng milyon-milyon? Nag-promote ng isang gamot. Pero philanthropist siya, nag-donate. Para sa isang scientific experiment. Pero ang daming namatay dahil sa experiment na yun. Alam niya na experiment yun. Pero ang daming namatay. Mabuti ba siyang tao? Hindi. Pero nakatulong. Ang dami niyang pinamudmud na pera. Wicked person. Okay? Karamihan ng mga ganong tao, nawawala ng justice yung mga taong tama. Kasi nga, ang daming pera or maraming means na maibaliktad niya o maibaliktad niya ang justice. Galit si Almighty Father sa ganon. Ay, Almighty Father sa ganon. Ha? Andito pa lang pala tayo sa verse 24. 1 hour and 27 minutes. Verse 24. Therefore, as the fire devours the stubble and the flame consumes the chaff, so their root will be as rottenness and their blossom will ascend like dust. Kung ang apoy ay kinakain niya ang mga stubble or maliliit, no? Kahit maliliit, kinakain niya yung apoy. Yung flame, nasusunog niya yung mga chaff. Yung ganun din naman ang ugat. Magiging bulok. At yung mga flowers, baliwala, magiging dust. Because they have rejected the love of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel. Hindi magiging fruitful, hindi magiging hindi lalago or magpa-prosper dahil sa kasalanan ng tao. Nire-reject natin yung law or batas ni Almighty Father. Ano ba yung batas ni Almighty Father? Huh? Yung batas ni Almighty Father, mamahalin natin siya. With all our soul, with all our strength, with all our might, with all our heart. At saka, mahalin ang kapwa-tao. So, pag hindi mo minahal yung kapwa-tao mo, swapang ka, no? Kaya nga, pati yung rejected yung law eh. Ha? Rejected ang law. Dahil pag hindi mo sinusunod si Almighty Father, na mahal mo si Almighty Father, lahat na yung law na sinabi ni Almighty Father,
na mali mo nang gawin. Kasi hindi mo sinunod si Almighty Father. Nireject mo yung sinabi ni Almighty. Kahit isa lang nang i-reject mo kay Almighty Father na law, lahat na yun, hindi mo na natupad. Kasi ang unang-una na law ay mahalin si Almighty Father. Ngayon, kung isa man sa law ni Almighty Father na hindi mo sinunod, ibig sabihin hindi mo mahal si Almighty Father. Meaning, lahat ng law, rejected mo. Okay? Hindi mo sinunod si Almighty Father kasi mahalin si Almighty Father. Sundin lahat yung sinasabi niya. May isa kang hindi sinunod. Ibig sabihin, hindi mo mahal si Almighty Father kasi may isa kang hindi sinunod. So kung hindi mo sinunod yung sinabi ni Almighty Father, lahat ng law na niya, rejected mo na. Naiintindihan natin? And despise the word of the Holy One of Israel. At inaayawan or kinainisan ang salita ng Diyos. Salita ng banal, kaisa-isang banal ng Israel. Kaisa-isang banal. Iisa lang ang holy. Si Almighty Father. Anong sabi ni Jesus Christ? Only one is good, the Almighty Father. Siya lang ang good. Wala nang iba. Verse 25, therefore the anger of the Lord is aroused against His people. Kaya yung galit ni Almighty Father sa mga tao na triggered or inflamed. He has stretched out His hand against them and stricken them, and the hills trembled. Their carcasses were as refuse in the midst of the streets. Dahil sa nagalit si Almighty Father, na-triggered siya sa mga ginagawa natin. Kaya yung kamay niya, ginamit niya para tayo ay parusahan. At yung lupa ay gagalaw. At ang mga carcasses ng mga tao, bakit carcasses? Buhay pa lang, patay na agad. Dahil hindi sinunod si Almighty Father, buhay pa ang tao, they are already considered as carcasses. Like yung ano, the bone na nagkaroon ng flesh, di ba? Pag tayo, makasalanan tayo, we are already considered dead. Kasi yung spirit natin, dead na siya. Dahil evilness ang nasa sa atin. Kaya nga, carcass eh. Carcass, buto na lang. Ngayon, kung nasa sa atin ang Holy Spirit, buhay tayo. Ngayon, kung wala sa atin ang Holy Spirit, evil ang nasa sa atin, kadumihan, kasalanan, we are considered as carcass, yung katawan natin, kahit buhay pa tayo, buhay tayong humihinga man tayo, patay na tayo. We're as refuse. Ano may refuse? Basura. Basura sa gitna ng kalye. Yung tayo ay basura sa gitna ng kalye dahil sa kasalanan natin. Naintindihan natin. Basura tayo dahil sa kasalanan natin. Bakit ako lang nakakaintindi? Baka nagtatanong kayo. Magbabasa kasi tayo ng Bible. Ha? Magbabasa tayo ng Bible, hihingi natin yung guidance ni Almighty Father. For all this, His anger is not turned away. Hindi nawawala ang galit ni Almighty Father. But His hand is stretched out still. Hindi tayo humihingi ng tawad. Egoistic pa rin, prideful. He will not relent. Hindi titigil si Almighty Father sa kanyang galit. Nakaranas na ba kayo na isang tao hindi na tumigil sa kanyang galit? Si Almighty Father. Pag si Almighty Father nagalit, matindi magalit si Almighty Father. Verse 26, He will lift up a banner to the nations from afar. Ngayon, si Almighty Father,
di ba galit si Almighty Father sa mga tao dahil sa kanilang kasalanan, hindi mawawala ang galit ng Almighty Father. Pero He will lift up a banner to the nations from afar and will listen and will whistle to them from the end of the earth. Tatawagin ni Almighty Father yung mga tao na maayos sa kanyang paningin. Surely they shall come with speed swiftly. At lalapit sila ng mabilis kay Almighty Father. No one will be weary or stumble among them. No one will slumber or sleep, nor will the belt of their loins be loosed, nor the strap of their sandals be broken. May tatawagin si Almighty Father. Ang mga tatawagin ng Almighty Father, mga nasa malalayong lugar na kumakalat sa iba-ibang lugar sa mundo. Ha? Tatawagin ng Almighty Father yon, yung kumakalat sa mundo, verse 26. No? He will lift up a banner to the nations from afar and will whistle to them, whistle, from the end of the earth, sa kaduluduluhan ng mundo. Surely they shall come with speed and swiftly. Darating sila ng mabilis. No one will be weary or stumble among them. Walang mapapagod at walang madadapa sa mga tinatawag niya na yan ng mga nasa malalayong lugar. Hindi sila natutulog or nagpapahinga. Yung damit nila, yung or yung belt nila on their loins, hindi matatanggal. Lagi silang ready. Nor the strap of their sandals be broken. Lagi silang ready, yung loins, yung belt sa loins, tsaka strap ng sandals, matibay, matatag, kasi hindi sila complacent. Lagi silang ready pag kailangan ni Almighty Father na tawagin sila, ready sila. Whose arrows are sharp and all their bows bent, their horses' hooves will seem like flint and their wheels like a whirlwind. Their roaring will be like a lion. They will roar like young lions. Yes, they will roar. And lay hold of the prey. They will carry it away safely and no one will deliver. They will lay hold of the prey. Ano yung prey? P-R-E-Y. And they will carry it safely away and no one will deliver. In that day, they will roar against them like the roaring of the sea. And if one looks to the land, behold, darkness and sorrow. And the light is darkened by the clouds. Sino yung tinawag ni Almighty Father na nagro-roam all over the world? Di ba may nagbabantay sa atin na mga horses? Red, white, dappled, and flaming red ba yun? White, flaming red, black, and dappled horses. So, mga angels of the Lord to. Tinatawag niya. Bakit tinatawag ni Almighty Father? Para sa kanyang galit. They will lay hold of the pray. Enemy. Pupuksain ni Almighty Father ang mga kalaban. Ito yung four horsemen. Four chariots, four horses. Iaalaw ni Almighty Father na puksain ng mga four horsemen ang mga tao dahil sa katigasan ng ulo nila, kadumihan nila, kayabangan nila, walang justice sa mundo. Puro mga prideful, puro mga makasalanan na mga tao, puro nagpapakasasa sa mundo na to. I-judge ni Almighty Father. Dadalin sila sa kung ano ang nararapat sa kanila. Yun ay ang kaparusahan. Behold, darkness and sorrow, and the light is darkened by the clouds.
madilim. At yung mga kalaban, kukunin yun. Yung mga kalaban, yun yung mga taong matitigas ang ulo. Kalaban ni Almighty Father. Pag nagrebelde ka kay Almighty Father, you're considered as an enemy of the Lord, enemy of our Almighty Father. Kasi si Satan, enemy siya ni Almighty Father. Ngayon, kung gumagawa ka ng kasalanan, sino ang sinusunod mo? Yung siya, Satan. Ngayon, si Satan is enemy of the Almighty Father. Kung sinusunod mo si Satan, pati ikaw ay enemy na rin ni Almighty Father. Laging ready ang four horsemen. Kaya nga, binanggit ko, ngayon gumagana na ang four horsemen. They are roaming na. The book of Revelation is unfolding before our very own eyes. You don't know that? You're not aware of it. Yung book of Revelation, dahan-dahan yan, hindi naman yan yung bigla na oh, ito na ang chapter 1, ito na ang chapter 2, ito na ang chapter 3. Dahan-dahan yan. Maraming years. No, sa tao, years ang binibilang natin. Pero kay Almighty Father, mabilis lang ang panahon. Kaya nga kay Almighty Father, tapos na ang kwento ng mundo na to eh. Kaya tayo dapat laging susunod kay Almighty Father. Hindi natin, kailangan niyo pa ba ng kayamanan sa mundo na to? Naghahangat, ano ba bang hinahangad niyo? Ano ba bang hinihanap niyo? Nakukulangan ba kayo kay Almighty Father? Nakukulangan pa ba kayo kay Jesus? Na kailangan ko tumawag pa kayo ng iba pang mga santo, iba pang mga relics, iba pa pang mga kailangan niyo? Ano ba bang mga kailangan niyo? Nakukulangan ba kayo sa kapangyarihan ni Almighty Father? Nasa salita lang niya, kaya niyang gawin ang lahat. Nasa salita lang ni Jesus, kaya niyang gawin ang lahat. May sword na lalabas sa bibig ni Jesus Christ. Hindi sword, literal sword, but a word of God. Salita niya, salita lang. Kaya nga tayo na-create, it's because of His words. Salita lang, nabuhay na tayo. Nakukulangan pa ba kayo? Bakit kailangan pa ninyong tawagin ng iba? Bakit kailangan pa ninyong sumamba ng iba? Bakit kailangan pa ninyo ng kung anumang mga bagay dito sa mundo? Ba't hindi niyo naiintindihan? Hindi magkukulang ng pagpapala sa atin si Almighty Father. Kasi mahal niya tayo. Creation niya tayo. Bakit nakukulangan tayo? Ang kulang, ang may kulang tayo. Tayo ang may pagkukulang dahil tayo ang walang faith sa Kanya. Tayo ang hindi nagpapasalamat. Napaka-ano, grateful natin. Napaka-makasalanan natin. Lahat tayo. Sana ma-realize natin, ano? Pero gaya na nasasabi sa Bible, makikinig sila, pero hindi naman nila naiintindihan. They will hear, but they will not understand. Sino na makakaintindi yung mga tao na they have opened their hearts to the Almighty Father and to Jesus Christ? I'm doing this for my Father, for my Almighty Father, for my Jesus Christ. I'm not asking anything in return from you, but I'm trusting my God, my Father, and Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.